Alright, so guys, nandito tayo ngayon sa gym. Makita nyo, sarado yung gym namin dahil nag-lunch break yung bantay. At nandito tayo ngayon para may meet si Manzano or Mark Kevin Manzano. At ipapatikim niya sa atin yung Bagnet. Ito yung product nila, original na product na ginagawa nila. Homemade ito. At ang in-order natin ay 2 kilong Bagnet at 1 pork belly. Yun, itatry natin siya mamaya. Gagawa natin ng review. At tingin ko sobrang sarap nito eh. Kasi marinated siya. So guys, ang huling chat sa akin ni Manzano is 30 minutes ago. Nasa daang hari na siya. So siguro after 15 minutes, nandito na siya. 15 or 10 minutes, nandito na siya. So guys, habang naghihintay, ma-share ko lang sa inyo. Itong si Kevin Manzano ay isa sa mga kasamahan ko sa barko nung ako'y apprentice sa Cebu. So 1 year kami nagsama doon. At parehas kami apprentice, nag-utility kami doon, naging driver namin siya. Ako yung substitute driver niya doon pagka hindi siya bakante. Ako yung nagja-drive sa mga staff ng office. At naging messenger din ako doon, siya rin yung driver namin. Napakabait na tao na ito. Tapos sarap kasama, lalo pagka lalabas ang mga tropa, magiinom. Talagang ano siya, masarap kasama. Kasi cowboy. Kahit saan mo dalhin, kahit sa lugawan, sa mga kainan, kasama rin namin siya sa mga food trip. Yun, lagi itong nagluluto. Matipag. Lagi itong nagigising sa amin, magsasaing, magluluto. Yan, si Manzano nung nag-bird pa kami noon sa Cebu. Alright, so medyo maambon, silong tayo sa bubungan. Abang hintay natin siya. Nga pala yung ating motor, yung SS250 ng Sigma Ruti. Binili ko yung motor na yan kasi nakita ko naman affordable. Tapos marami naman siyang spare parts. Although China bike siya, pero pwede mo siyang palitan ng spare parts ng mga Honda, like sa BMX, para sa lang ng clutch lining at iba pang parts, ano? Yung mga internals niya pwede rin sa Honda, Japanese made na mga motor. Kaya wala tayong problema dyan. Gusto ko lang i-modify sa kanya yung kanyang pipe, saka palitan natin siya ng AC project soon. So guys, napaka affordable ng Husi. Tapos nakita ko naman okay naman yung performance, hindi naman siya sirain gaya ng expected natin sa China. Ako, hindi rin naman ako maka-China. Talagang ang gusto kong brand eh, yung Europe sana. Pinag-isipan ko kung KTM yung bibiling ko nun eh. Kaso, medyo kapos pa ako sa budget. Pinag-isipan ko kung KTM RC200 or ito nga, yung Rusi Sigma. Yan. Kasi ang nagustuhan ko lang naman sa RC is yung design tsaka yung engine, walang problema, yung technology. Sa Rusi naman, wala siyang masyadong ano, wala siyang mga mood. Pero sa performance, okay naman. At nakita ko naman sa mga video ni Breezy Rider, okay naman yung kanyang motor na si Breezy. Yo, dito na si Gemar. Alis tayo sa negosyo niya. Dito tayo naka-park. Lipat natin yung motor natin sa gym. Wala na, pagod mo na yung motor mo? Oo. Oh, wala pa. Hindi ko pa napapalitan yung elbow. Ayan, yung sasakyan ni Kuya Mar. BMW. Anong model to, Kuya Mar? Yan po, hindi ko tanta. And then, iba-vlog natin sa YouTube.
Ito, nasa YouTube tayo ngayon, GMR. Yan. So ito nga pala yung business ni Kuya Mar, yung siyang supplier ng mga harina dito. Yan, yung Ramlem. Oh? Atrenzo. Ang ganyan pinalit na gulong. Ah, ayos ah. Parang iba yung sukat na ito, Kuya Mar. Medyo labas yung ano, dito, no? Nakalabas, no? Medyo yung nalabas na labas. Pero same lang ang sukat ng goma. Ayan. Ha? Ah, ayos ah, no? Para sporting sporty. So si Kuya Mar, may isa pa siyang sasakyan, yung Hyundai Genesis. Ayun, ang lakas nun, twin turbo. No, minsan, i-feature natin dito yun. Pag, ano. Ano Kuya Mar, san, ito pan 6 to? Eh, yung isa, yung pula mo. Yung isa, yung pula. Ito yung tindahan ng Kuya Mar, bakery supply. Ayan, mura. Murang mga supply, lahat na makita sa bakery available dito kay Kuya Mar. Ramlem. Katabi lang siya ng gym namin. Dito sa Maxi Gym. Solid, ang ganda ng pagkaka low profile, oh. Naka Brembo na brake caliper. So mabalik tayo sa Rusi. Yun, hindi naman talaga ako maka-China kasi sa appliances tsaka mga gamit sa bahay o mga gamit sa bahay ay pag sinabing China, yun, madaling masira. Yung marupok yung quality, yung plastic sa laruan, di ba? Made in China. Pero pagdating sa motor, di ba? Sa tinakbo ng motor ko ngayon, mag 1 year na siya ngayong October. Wala pa siyang sira. 5,500 kilometers na yung odometer niya. Wala pa akong naranasang sira except nung sumemplang ako. Yun, yung sumemplang ako nung January, ito, nagasgas. Nabali rin yung kanyang yung tapakan. Kaya bumili na rin ako ng full shifter. Yan, sa KDRT. So, pinamodify na lang natin para dagdag sa looks. Mas aggressive tignan pag naka-shifter siya. Tingin ko bumagay naman. Yun, pinakabit ko na lang din. Kasi ang hirap din umorder ng pyesa pag sa office aabot daw ng mga 3 weeks or minsan buwan. Kaya ang ginawa ko na lang is nagpa-modify na lang ako. Nag-research ako sa group namin sa Rusi Sigma PH. Ayun, nakita ko naman na pwede naman pala i-convert. Lagyan lang ng konting bracket. So sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagkagawa niyan. I-explain ko sa inyo kung paano yung ginawang modification dyan para makikabit dyan. Nilagyan lang siya ng mga bracket. Gagawin kong vlog yun sa mga susunod na araw. Tapos, isa rin sa mga pinalitan ko sa kanya dahil nabasag na rin ay itong windshield. Kung makikita nyo itong windshield. Yung stock nya dito nakalagay, yun, nabasag yun. Pagbagsak dito pa kanan, bumagsak, nabasag. Tinanggal ko na lang. Tapos bumili ako ng windshield ng NMAX. Ito worth 1,000 peso diyan sa secret shop. Yan. Tapos, yun, pinalagyan na ng screw sa dya. Grinder ng konti, bawas. Kabilaan. Grinder para makafit yung side mirrors. Tapos guys, nagpalit na rin pala ako ng bar end. Ito yung gawa ng Armoto. Yan, dito sa Armoto. Ito yung katabi ng gym namin. Diyan ko binili yung aking side mirrors. Yun, ito, papalitan din natin to guys. Ayan nyo, papagalaw ko to sa Chamba Works. Itong pintura na ito, papapalit natin to. Medyo sinusulit ko pa yung ano, pintura nya. Sayang din kasi brand new pa eh.
ano pa lang siya, 9 months yata or 10 months sa akin sa ngayon. Kasi end of October ko siya nakuha eh. Oh, ito pa nga pa pala, may isa pa pa tayong upgrade, itong mini driving light. Ito binili ko to sa shop ni Kuya Kim. Dito malapit lang din sa amin. Sila na rin ang nagkabit. So ito mga 2,000 plus yata to, kasama na yung labor. Okay naman, sobrang ganda na ito sa dilim. Kasi dito minsan na-sample na rin ako sa headlight niya dahil hindi ganoon ka-clear. Although maganda yung ilaw ng Sigma. Eh kaso ang problema yung mata ko malabo. Kung mapapansin nyo may eyeglass ako. Kaya minsan na dead end ako sa daang hari. Akala ko semento pa yung atakbo eh. Yung pala lubak-lubak na. So nasa 90 kilometers ang takbo ko nun. Nagulat na lang ako, biglang lupa na pala, hindi na siya semento. Hanggang sa nabunggo ko yung ano, yung parang nuno sa punso. Nabunggo ko yun. Swerte ko na lang nga eh, bumagsak ako sa damuhan. Napakalambot na nabagsakan ko. Kaya ano rin, hindi rin ako nagkaroon ng injury na sobra. Wala rin akong gasgas. Halos wala rin akong injury nun. Ang ininda ko lang nun yung sa balikat ko, parang nangalay lang. Yun lang, kasi bumagsak nga ako sa balambot, nahigaan. Pero damuhan. Tapos ito, may gasgas na konti yun. Tamba, minor scratch lang dito. Hindi nyo makita eh, pero hindi naman kasi masyadong halata. Kaya okay lang din naman. Yun yung pinakaunang semplang ko. Hindi pa ako marunong mag-video-video nun, mag-vlog-vlog. Ito yung pinakamatinding aksidente ko nung January. Ito, kasama ko pa yung aking misis. Galing kaming outing. Uminom ako nung gabi, kinabukasan, ng tanghali, umuwi kami ng Cavite, galing kami Laguna sa Pansol. Yun, medyo hangover pa ako. Pinilit ko mag-drive. Tapos nun, hindi ko kabisado yung daan na mayroong mga stoplight pala doon. Hanggang sa hindi ako nakapreno, may motor sa harap ko, patay. Ayun, nabunggo ko yung KTM. Kung ano ba yung idol kong motor noon, yung KTM na RC 200. Ayun po yung nabunggo natin. Pero sa ngayon naka-recover naman at naayos naman yung kusot. Wala naman damage yung nabunggo natin. Sa gulong ko naman siya nabunggo. Yun nga, itong Sigma natin is okay naman. Nabasag lang yung mga parts pero napalitan din natin after ilang weeks. Nung nagpagaling muna ako ng mga isang buwan. Tapos noon, so guys, hindi porket China bike, pandirihan na natin. Diga mo naman, sa akin yung forma niya okay naman. Makina okay naman. Alaga naman sa change oil. Eh sabi ni Breezy noon sa isang vlog niya lagi daw i-change oil yung ano, yung Rusi Sigma. Idol ko yun si Breezy kasi nanonood ako ng mga vlog niya. Hindi pa ako nagkakaroon ng motor. Sa kanya ko rin nakita na okay ang performance ng Rusi Sigma. Kaya napilitan din ako bumili. After 2 months ng panonood ko kay Breezy, yun, kumuha ako ng motor. First, unang motor ko to, itong Sigma. Although nakagamit ako ng mga motor noon na inihiram ko sa uncle ko, yung kanyang Mio. Tapos yung mga motor ng pinsan ko dati na Sniper, tsaka Mio, tsaka Raider Junior. Yun yung mga nadadrive kong motor noon. Hindi talaga ako expert noon kasi hindi naman ako nagbabanking-banking noon. Kasi dito-dito lang naman, pamalengke, papuntang gym, at papunta sa mga tindahan, yun lang naman. So guys, check natin yung Sigma ko. Pag-i-chano lang yung gasgas. Saka maganda ang bar and side mirrors para sa akin, lalo pag pubabiyahe ng Maynila sa mga singitan. Kasi hanggang dito ang stock na side mirror niya eh. Kaya tinanggal na rin natin kasi nabasag din yun pag-semplang ko. Kaya napilitan na rin akong
bumili nito dahil nakita ko nga kay Breezy, maganda siya. Maganda yung ano niya, performance ng side mirror ng bar end kasi pwede sa singitan. Walang aba-abala. So guys, nag-chat na si Mark. Andun na siya sa may Petron sa GMA. So sabi ko, pumasok na lang siya dito sa may Bulihan. Tapos hintayin ko na lang siya sa gym. Kasi hindi tayo makalabas dun. Hiniwan ko na rin yung helmet ko sa bahay. Kasi malapit lang naman yung bahay namin, walking distance lang. Sabi ko dito ko na lang siya hintayin sa gym. Andito na naman yung bantay namin. Nagbulat ako, akala ko hold up ang putik. Yan, sa mga gustong magpaganda ng katawan, 100 pesos per session lang kasama ng instructor pati bayad sa gym. At yun, per day yun, per day. Pag per month is 3,000. Magkano ba per month? 3,000 per month kasama instructor. Pero kung gusto nyo lang mag gym, it's 250 pesos for 15 days, 2 weeks, kalating buwan. Ay, ano pala si Mark? Hey! Yun, bago motor mo ah. Eh, naka-vlog tayo, shout out. So, anong produkto natin? So guys, ito yung in-order natin sa kanya. Oh, solid na solid yun ah. Pwede ito sa turbo, no? O, ito guys, oh, 200 pesos lang, oh. Ang magkano kilo ng baboy sa palengke, 240. Murang-muro kay Mark. Ito, nag-order tayo ng ano, bagnet. Ang bagnet? Oo, bagnet tsaka pork belly. Isang kilo, 200 lang. Ay, magkano kilo baboy sa palengke, 240. Ito, marinated na. Solid to, Mark. Mamaya, i-review natin. Lutuin natin to. So, yun. Shoutout sa Manzano 4K's Frozen Food. Yan. 185 pesos lang ang bagnet. 185 yung bagnet, isang kilo. Tapos 200 pesos yung pork belly. E di ipiprito. Iprito mo sa mantika. Ito lang sa mantika? Oo, mahinang apoy. Papalutungin mo ng papalutungin. So guys, i-continue ko yung vlog pagdating sa bahay. Gagawa ko ng review. Tikman na rin yung produkto nila Mark Manzano. At keep on watching guys. Hintayin nyo ako. Babalik ako sa inyo. Alright. 2 hours later. Ayun, so guys, andito na siya sa loob ng oven. Try natin ng 45 to 1 hour. Tapos check natin yung result. Bali, first time kasi namin mag-bake na itong belly. Tsaka itong bagnet. Kaya check natin yung result. Ang hinihintay nating outcome is yung crispy. Check natin mamaya guys. Balik ako sa inyo. Hintayin natin siya maging golden brown. Alright. So ito yung niluto natin. Golden brown na siya. Ito pa yung isa. Golden brown na siya. Tapos, yun, pumuputok-putok na yung skin niya. Oh, sarap. Yan, so guys, meron tayong suka. Sausaw natin siya. Sarap. Mmm. Harap, unang kagat, malutong. Yung gitna niya, malaman. Sulit na para sa 185 pesos. Ang sarap siya. Lalo pag may suka. Tapos marinated na rin siya. Medyo may lasang... May alat na siya eh. Hindi mo na kailangan dagdagan ng asin.
Simplado na siya guys pag binili nyo sa Manzano. Solid. Sulit na sulit. 185 pesos lang kuha namin. 1 kilo. Sakto yung timbang. Masarap. Sulit na sulit kayo dito. Yun. So guys, kakain muna tayo habang hinihintay natin yung pork belly sa oven. At masarap to sa kanin. So guys, tutok lang kayo. Hintayin nyo yung pork belly. Tikman natin siya mamaya. Much, much, much later. Alright guys, so ito na yung pork belly. Naging kalahati na lang siya kasi kumain na sila tita. Yung mga kasama ko dito sa bahay. Ayan, yun natira. Pero titikman pa rin natin siya. Kasi kauwi ko lang sa gym. Nauna na silang kumain. Tikman natin guys kung anong lasa ba nito. Sabi ni Mark, masarap daw to sa emperador or anumang alak. Sige, tikman natin guys. Ayan na, hiwain na natin. Ah, malutong. Ah, may na yung kutsilyo. Yun. Yun. And so guys, ganito yung gitna niya, yung loob. Yan, makikita niyo yung mga seasonings. Crispy in the outside, tapos juicy yung loob. Ayan yung gusto natin. And so guys, partneran natin siya ng beer. At try na natin, gumawa tayo ng suka. Sukang may bawang. Parang bagnet. Malutong. Malutong yung balat. Medyo mamantika. May laman. Ang harap. Pwede pang pulutan, pwede pang ulam. Sulit na sulit, 200. So guys, dito ko na tatapusin yung vlog na to. Kita-kits ulit sa susunod kong vlog. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Kung hindi mo pa nalike yung page ko, please paki-like na rin sa FB page, Binterwell Vlog. Kita-kits tayo sa mga susunod kong vlog. Marami-rami salamat sa inyo. Thank you guys.